ibinig ng mga otoridad ang ilang tindahan ng digital satellite receiver sa Maynila. Ang digital satellite receiver po ay yung ginagamit para makasanggap ng signal sa mga cable TV company kahit walang pahintulot na katutok si Rizari. Aabuti ng ilang libong piso ang isang taong subscription fee sa cable company para makapanood ng iba't ibang TV channels mula dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kaya naman may ilang naiinggan gumamit nito. Isang digital satellite receiver na makakasagat ng signal ng mga channel na ito. Illegal ito. Kaya naman kanina, niraid ng mga otoridad ng ilang tindahan sa Roon, Quiapo at Santa Cruz sa Maynila na nagbebenta ng satellite receiver. Nasamsamang mahigit 200 ang unit na ibinebenta sa halagang 4,000 piso lang. Kaya lang kami kasi marami nang bibenta. Oo nga eh. Kaya naman din namin ang extra income dahil sa time na pag kinukulit naman po. Okay. Kasi hindi legal naman. Kasi pag kumiresibo sila sa amin, hindi ko wala naman ang sabi na illegal. So, nag-order po kami. Ang reading sinagawa ng NTC o National Telecommunications Commission kasama ang mga pulis. Dapat yun, yung nagbebenta nito, kailangan kumuha ng permit sa opisina. Kailangan registered sila. At saka kailangan, meron silang memorandum agreement doon sa mga service provider na inauthorize ng commission namin. Kasi kung wala, ang kalabas nito parang malaking ano nito sa smuggling dahil hindi sila nagbabayad ng taxes. Tinuntahan ng NTC ang dihumanay supplier ng mga ilegal na satellite receiver, ang Solar Communications sa Santa Cruz, Maynila. Pero tumanggi ang mga opisyal nito na humarap sa kanila. Binigyan na lamang sila ng NTC ng hanggang bukas para magpaliwanag. Ang mga nagbebenta naman, bumultahan. Sa mga nagbebenta, magbabayad sila sa amin ng fines and penalties. 5,000 per unit. So sila yung tindahan? Sila ang magbabayad. So kailangan bayaran nila ngayon? Ah, hindi. Mapailan pa namin ng kaso sila. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Horas.